Okay, pagkatapos nating mag-design yung parlings, so truss naman yung i-design natin. Okay, so ito yung stud natin. Punta ko lang sa new project. Okay, so cancel ko lang to. So 2D analysis pa rin tayo, no? So gagawin ko lang itong, ang file name natin is truss design. Okay, so yung truss lang na to, yung i-design natin, yung plain lang, okay, plain truss lang. Okay, so pwede ka rin kasing i-model mo lahat dyan, eh, okay, para mas simplify. So yung mismong truss lang natin, so plain analysis tayo. So plain truss design, units is meter kilo newton. So same pa rin tayo sa roofing. Click okay. Then click next. Finish. So i-close ko lang ito. Ayan. Okay. So ito yung truss natin. Okay. So very typical. Okay. Ordinary truss like hole truss. Okay. So pwede natin gamitan ito ng structure wizard, or pwede mo rin pwede rin tayo mag-model, okay, from scratch. So using the structure wizard, so punta ka lang dito sa geometry, then run structure wizard. Okay, so hoe roof ito, no, hoe truss. So double click mo lang to. Ayan, so kailangan mong mag-input ng parameters, okay? Length natin is 9.6, okay? Kasi 8 meters plus yung 0.8, both sides na overhang. Height natin is 2 meters. So, of course, since plain lang ito, so 0 yung width natin. Then, number based sa long length. Ang number of base sa long length natin. Okay. Ilan ba yun? Okay, balik nga tayo dito sa start. Okay, number of base along length. Hindi ko maano yung calculator ko. So 9.6 divide 0.8. So around 9.6. Apply ko nga muna to. In-apply ko muna, no. I-close ko lang muna ulit ito. Okay. Okay, 1 2 3 4 5 6, so 12 spaces. Okay, so 6 each side. So balik ako sa stud, sa geometry, run structure wizard, so hoe roof, double click. Then length is 9.6, height is 2, so 0 ito, then 12 ito, and click apply. Ayan, so exacto. Okay, so ganun na ganun. Okay, as per dun sa design natin, no? So then punta ko lang dito, file, then merge model with stud pro model, then click yes. So tatanungin kanya ng location, click mo lang okay. So ayan, so ganun ka bilis. Okay, so pero i-model natin to from scratch. Okay, meron, hindi naman kasi lahat ng cases typical yung mga trusses mo. So may mga complex shape na structure. I-undo ko lang to, no. Ayan. For sure, ibang shape ng truss. So let's say, una kong point is 0. Okay. Then, using node cursor, magta-translation ng repeat ako dyan. Okay. Going X, which is 9.6. Link steps. Okay. So, ngayon, mag-insert ako ng node dito in between. Okay. So, insert node sa midpoint. Then, click OK. Ngayon, ita-translational repeat ko ito using node cursor. Sinelect ko yung node na yon, geometry, then translational repeat. So, going Y, it's 2 meters. So, link steps, okay. So, ngayon, pwede ko na yung model yung top chord ko. Ayan. Okay, so meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 spaces. Okay, so 6 spaces, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 nodes. So, 5 nodes in between. So, i-divide natin ito. Okay,
geometry, then insert node, so 5 nodes, okay, then click OK, yun, so 1, 2, 3, 4, so each, okay, 0.8 yung spacing yan, okay, so ngayon, connect ko lang yan, okay, then, okay. Yan. Then, dito naman, pwede kong i-mirror na lang yan eh. Mirror command lang ako dyan. Okay, so, meron tayo dito mirror command. Geometry, mirror. Okay, so, sa YZ plane tayo. Okay, click mo lang yung node. So, click mo yon, click mo yung OK. So, yun na. So, ganun lang din kabilis using manual modeling. Ano? So, ngayon, mag-support, mag-boundary condition na tayo, no? So, general, then support. So, then create, then pin. Okay, pin, then click add. So, saan natin lalagay ngayon yung support natin? Okay, so, tingnan natin yung 3D model natin. So, kung makikita nyo, nandun yung support natin. Then, supported siya ng beam doon. And supported din siya ng ayun, ng beam doon. So, yun ang mga support natin. So, 1, 2, 3. Kasi tatlong beam yung nagsusupport dun sa truss. So dito ngayon yun. So, i-turn on ko lang yung nodes. Shift K. So, node points. Click apply. Click OK. So, itong support ito, select ko yung support dito. Then, ito. Using control key sa keyboard ko. So, nagmo-multiple selection ako. So, tatlong nodes yan. Nag-highlight ng red. Then, click assign. Click yes. Yan. Yan yung support natin. Okay. During mechanics or theory of structure, minsan ginagawa yung roller yung other support. Okay. Pero merong like na detail na dapat mo rin gawin kung i-assume mo na roller yung ibang mga support yan. So, meron akong sample dito sa India tayo. Yun. So, ganito yung magiging detail nun, ano? So, kung pinned yan, so, just yung standard hero. Okay? So, hindi mag-move yung pass mo. Pero kung roller yan, okay? So, magkakaroon ka ng slotted doon. Slotted hole doon. So, hahayaan mo din mo yung bottom cord. Then, meron kang any material doon na mag-lensen yung connection. Okay? Para mag-move ito. So, let's say steel. So, pwede yun. Then, roller na yung magiging detail niya. Okay? So, kung sa truss, probably pwede yung ganito. Dito. So, pin dito, ito yung roller. Okay? Pero simple structure lang ito. Pwede na itong pin lahat. Okay, so anyway, pwede natin i-evaluate later kung gano'n baka lakas yung horizontal. Okay, magiging critical kasi dito yung horizontal doon. Okay, so pag nag-release ka, roller, kasi ni-release mo yung isang horizontal reaction. So, kailangan mag-distribute yun sa members. Okay, so anyway, tingnan natin. So, yan ang pinned lang tayo. So, pinned support. So, ngayon, mag-apply na tayo ng property. So, punta tayo dito sa general page and property. Then, section database. Okay, so gamitan natin ang angle. Okay? So single angle lang tayo, no? So magsimula tayo sa pinakamaliit. So tingnan natin 'to, view table 2 inch by 2 inch by 0.13. So this means 50 mm by 50 mm ito. Then yung 0.13 times 2 by 0.4.
around 3 mm yung thickness ng angle. So, magsimula tayo dyan. Then, kung mag-fail, increase natin. So, anyway, yan ang gamitin natin. So, click add and close. So, and then assign natin yan sa lahat. Click yes. Okay. Kailangan natin ng specifications command dito. Punta tayo sa spec. Okay. During like mechanics and theory of structures, strength of materials, pag nag-analyze tayo ng trusses, latcha axial members yung treatment natin. Okay? Okay. But in reality, ito isang piraso ito. So, subject to bending ito. Okay? Even itong bottom cord. Okay? Yung top cord din. Isang piraso kasi yan. Hindi naman talaga putol-putol lang. Putol-putol yan. Which yung analysis natin sa mechanics, yung treatment natin is putol-putol. So, ngayon, sa practice, yung top cord and bottom cord, so, ititreat natin niya. So, hindi natin yan ititreat sa truss member, pero yung web, pwede. Okay? Pwede ito as truss members. Okay? So, ngayon, using control key dun sa keyboard ko, then sineselect ko siya. Okay? Pa isa-isa. So, medyo matagal, no? Actually, pwede mong i-group yan kung gusto mo. Okay, so anyway, marami naman tayong way ng selection eh. So, punta ko lang dito sa mag-right click ka, then may selection cursor tayo or selection mode. So, drag box, drag line, or region. So, let's say, pag ginamitan ko ng drag line, kilik ko yan. So, selected ko na. So, merong other way ng selection. Okay? Yan. So, instead na na truss specification ang gagamitin natin dyan, okay, gagamitan lang natin ng release. Okay, actually hindi naman talaga siya purely pinned yung mga joint noon eh. So welded yan, so may stiffness yon, may bending stiffness yung ends noon, yung ends ng mga web natin. Okay, yun yung reality. So ang gagawin ko dyan, so magpa-partial moment, release ako dyan, then 0.99. Okay, sa start, click assign, then ganun din sa end. 0.99, so click assign. And usually kasi, or minsan, okay, pag nag-assign ka ng truss specs dun sa mga web, nagko-cause ito ng instability due to mathematical error within calculation ng stat. Okay, ang best solution dyan is i-release mo lang yung 99% ng bending stiffness ng mga web. Okay, so kaya ginamitan ko ng 0.99. So, merong 1% capacity yung ends. Okay, bending capacity yung ends ng mga members. Which is, in reality, meron naman talaga. Okay, so anyway, so ganitong ginagamit ko sa truss design. So, okay, flexural members yung top cord and bottom cord. Then yung mga web is naka-release, 99% release yung bending stiffness. Okay, so kung okay na yung model natin, so loadings na lang ngayon. Okay, so load na natin. Punta tayo dito sa load and definition. So, apat na load cases pa rin, ano? So, dead, live, and dalawang wind. Punta ko sa load cases details. So, click add. Then, primary, then dead ito. So, DL for dead load. Then, LL for live load. Okay. Then, for wind load natin is WL1 para sa direct pressure and WL2 para dun sa suction. Okay, so click add and close. Okay, so dead load natin. Yung dead load na nag-a-act dito sa structure is yung punta tayo dito sa dead load. Sa loadings, okay? Doon sa top cord is of course yung corrugated sheet.
Okay, corrugated roof. So around 10.1 kilonewton per square meter. And yung weight nung purlins. Okay, may purlins load tayo doon eh. Weight ng purlins plus yung corrugated roofing sheet. Yun lang yung dead load doon. And of course, yung self weight nung truss natin. Okay? So, ayun. So, sa dead load, so click add tayo dito. Then self weight, so click add. Then member load tayo. Yung dito muna tayo, yung corrugated roofing sheet natin, so 0.1. So 0.1 yon, then i-multiply natin dun sa spacing ng truss, which is 2.5 times 2.5. So may 0.25 tayo na load, no? Okay, so add tayo dito ng member load na negative 0.5. Okay, pero paano naman yung purlins? Okay, ngayon, balik tayo dun sa stud model natin ng purlins. Ano? So, meron tayong take-off command dun sa purlins natin. So, pagpunta mo ng take-off, so, yung total weight ng purlins natin, okay, for 10 meter length and 0.8 meter spacing is 0.684 kilonewton. So, 0.684, i-divide natin yan doon sa spacing ng purlins. Okay? Tsaka, doon sa total length niya, which is 10. So, 0.086 kilonewton per square meter. So, ito ngayon yung load ng purlins natin. So, punta tayo sa may truss natin. Then, 86. Correct ba? 86 or 086? Okay, sorry. 086 ito. Point 086 actually purlins ito eh. 0.086 ito. So in kilonewton per square meter, then i-multiply mo to ng 2.5. Okay? Kailangan po itong i-multiply ng 2.5, which is 0.22. Okay? So negative 0.22. So around 22 kilogram per square meter yung line load na pala yon. Okay, yung 0.22 kilonewton per meter. So, click add and click close. So, i-apply na natin ngayon ito. Itong self-weight, assigned to view lang yan. Then, itong corrugated sheet natin. Okay, so dito yan nag-a-act. Okay. Actually, pwede mong i-add na lang itong itong dalawa na to, additive naman sila eh. Ngayon, for the purpose of tutorial, pinaghiwalay ko na lang. Ito yung corrugated sheet, ito yung purlins. Okay, so click assign to selected beams. So, ganun din itong purlins natin, assign, click assign. So, pero meron pa tayong additional load dun sa bottom cord. Kasi meron tayong ceiling, tsaka MEP, which is around 0.2. Ang total niyan. Sa roof, 0.1 and 0.1. So 0.2 yan. Then multiply natin sa spacing ng truss, which is 2.5. So may 0.5 pa tayo. Okay? So mag-add ngayon tayo dito ng 0.5. Okay? Negative 0.5. Add and close. Then i-apply natin to sa bottom cord. Okay? Nandito kasi, oops. Ayun, yung selection ko is ano pa rin, using line. Okay? So babaguhin ko 'yan. Selection mode, so drag box. Then yan. Okay? So then click assign to selected beams, assign, then click yes. Yan. So yan yung mga loading natin. Okay? Okay, so live load naman tayo ngayon. So live load, so click add. Member load pa rin 'to. So 0.6, no? Yung kilonewton per square meter times yung spacing ng truss. So, 1.5. So, negative 1.5. So, GY. Click add and close. Then, assign natin yan. Dito. Dito kasi nag-a-act yung live load natin. Yan. Then, so, wind load na tayo. Okay? So, balik tayo sa wind load calculation natin kanina. Ayun. So kanina ito sa purlins. Ngayon dito tayo sa truss, okay? So itong mga values na to kinuha ko lang dito, ah. Okay?
Then, nilagay ko yung spacing ng truss, 2.5. So, ito, mga direct input na to. Okay? So, ngayon, makikita nyo, no, may mga high pressure zone sa side. Pero, yung i-design natin na truss is yung nandito. Pero, kahit na malaki yung force dito sa side, okay, kung titingnan mo yung okay, yung structure natin, actually, yung truss is nakasupport na lahat ng bottom core niya doon sa beam. Okay? So, kahit anong lakas po ng force doon, so sigurado, yung section na madidesign natin dito sa gitna, so, probably, magpapass yan. Okay? Kasi support, actually, supported na siya ng beam mismo. Pero, mas maganda i-analyze kung gusto mo. Okay? Pwede mo rin i-analyze yan. Okay? So, but for the purpose of this tutorial, itong truss na to, ito, okay, yung hindi supported ng yung which is supported lang siya ng 3 beams, ito yung i-design natin. Okay? So, ganito yung loading diagram natin, no, sa truss. Okay? So, positive pressure, okay? So, direct load 'yon. And yung suction pressure natin is so, ganun. Actually, diagram pataas pero dapat yan perpendicular doon sa surface ng roof. Okay? Yung slant na yun, perpendicular doon sa slope. Okay? So, ayun. And take note, may 0.9 na naman tayo, no? Meron na naman tayo, relay. Okay? Kailangan gamitan natin yung 0.9 doon sa both ends, ano? Sa both ends nung dun sa apex tsaka dun sa may overhang. Okay? So, ngayon, punta muna tayo dito sa positive pressure downward. Ang value natin dun, pare-pareho lang, which is 2.125. So, 2.13. Okay? 2.13. Okay, so 2.13 yan. Round up natin. So, ngayon, dito tayo sa wind load 1. So, click add. Then, member load. Then, 2.13. Then, instead na GY, so local Y tayo. Okay, local Y. So, click add. Close. So, yung local Y. Okay. So, using control key, no, sa keyboard ko, no, tsaka pinipick ko to isa-isa. So, nagmo-multiple selection ako, then assign to selected beams. Click assign, then click yes. No, dapat ito negative, sorry. Dapat ito negative. Okay. Yan yung direct load. Okay, direct pressure load. Then, yung other side is yung suction. Okay, so alam natin na 0.8 yung spacing na to, no? So, then 0.9 yung ano, 0.9 yung nire-require. Actually, hindi pala. Itong 1 meter na to, eh. Ah, hindi, 0.86 pala to. Total length nito is 0.8. So, almost 0.9. Okay? So, just to simplify yung calculation, so, okay? So, 0.866 ito, no? Is consider lang natin na 0.9. Dito mataas yung mga pressure, which is gagamitan natin ng 6.1. Then, 4.3 doon sa rest ng top cord. Okay? So, dyan, click add. Then, member load. Ang value natin dyan is 6.1. Okay? So, zone 2 lang yung ginamit ko dito, no? Hindi zone 3. Okay? Doon kasi side na yung kailangan mo, zone 2 and zone 3 forces. But yung truss sa gitna, zone 1 and zone 2 forces. Okay. Ang value natin doon is 6.1, then Y local. So, click add, then close. Click assign to selected beams, click assign, click yes. Yan. So, ganyan yung loading natin doon. Then, yung other value natin, which is 4.3. Okay? So, select lang natin ito using yung control key sa keyboard ko. Okay?
and pinipick ko siya one by one. So then under wind load 2, click add. Then mag member load lang ako dyan. So 4.3. Okay. Then local Y. Okay. Para perpendicular dun sa member. Fine. Yan. So yan na yung loading diagram natin. Okay. So yan. I-collapse ko lang itong mga to. Okay. So then mag load combinations na tayo. So same load combination na ginamit natin. Okay. Same load commit na ginamit natin sa Parlin design. So, load cases, click add, define combination, 1.2 DL plus 0.5 LL plus 1.0 wind load 1. Okay, so i-copy ako lang to. Dalhin ko doon. So, 1.2, 0.5, and 1.0. So, then dito naman, i-paste ko to. Wind load 2 yan. Dead load. Then dalhin ko doon. 1.2, 0.5, and 1.0. Then meron tayong other load combination which is 0.9 DL plus 1.0 wind load. Wind load 1. Okay? So I copy ko lang to para madali mag-paste mamaya. 0.9. Click add. Then paste ko to. Then, gawin ko lang yan 2. Then, 0.9 ito. And, of course, a serviceability check. DL, 1.0 DL plus 1.0 LL. So, DL and LL. So, 1 lang yan. So, click add and close. Then, mag-add na tayo ng run analysis command. So, which is analysis print. Click add. Then, mag-load list tayo. Okay, so post-print. Yung load list na gagamitin natin is sa design is ito lang. Yung apat na yan. Dalhin mo doon. Click add. And close. Then, tingnan natin. Run. Before tayo mag-design, mag-run analysis muna tayo. Okay, so zero warnings, notes, and errors. So, okay na yan. Okay, yan yung deflection. So, okay, so dito naman, since hindi pa natin napapinalize yung design, no, so, i-design muna natin before tayo mag-check ng serviceability. Okay. So, punta na tayo dito sa design. Okay, design page. Then, still, AISC 36010, no? Ito din yung NSCP 2015. So, itong 36010, dito pinanggalingan yung dito nang galing yung steel design content ng NSCP. So, AISC 36010. So, define parameters natin. Method natin, LRFD. Okay? LRFD yung design natin. So, click add. Yung yung yield strength ng steel natin, FYLD. So, A36 steel tayo. So, 248. Okay, so click add. So, A36. Then, wala na tayong any special parameters dyan. Okay, kasi yung mismong length na yan, yan naman yung mismong, each length ng mga members na yan, yan ang i-consider natin sa design. Okay, so i-close ko na to. Then, FYLD, assigned to view lang yan, lahat naman yan. Then, mag-issue tayo ng design command. So, commands, check code. Click add. So, then assign to view. Then, of course, yung take off. Kailangan natin. Take off. Click add. Close. Then, assign to view. Okay. Then, i-run na natin yung design. I mean, i-run natin yung analysis para mag-design siya. Yun. So, okay, so click lang natin yung done. Ngayon, using GUI, tingnan natin kung ano yung mga nag-failed na members. So, select. Specifications, then failed beams. Okay, pag-click mo yan, ayun. So, may mga nag-fail na namang yun sa top code at saka itong king post natin. Okay.
Then, so ito 0.87, pero ito 1.137, 1.137, so more, 1.07, 1.027. Okay, kasi mga single angle lang ito eh. Okay, single angle lang itong ginamit natin na 2 inch by 2 inch. Okay, so pwede, siguro pwede tayo mag-double angle, no? Try natin mag-double angle. So, punta tayo ng modeling. In general property, then yung mga nagfail, okay, doing na kasi ito na yung pinakamaliit na size natin eh, 50 by 50 by 3 mm. So pwede ka rin mag double angle, or gusto mo naman pwede mong lakihan din yung size nito. Let's say instead na 50 by 50, so probably pwede kang gumamit ng 675 by 75 by 4 mm. So anyway, mag-double angle na lang tayo. Okay? So, itong top chord, since may nag-fail dito sa mga members na dito, okay? So, using control key sa keyboard ko, no? So, nagsiselect ako multiple. Tsaka ito, so, gawin na lang natin itong double angle. Yung mga yan. Okay? So, section database. Then, sa angle tayo. Then, ito pa rin, yung same section pero ito double angle natin. So, kailangan mong ipick itong LD. Okay? Either SD or LD, long leg back-to-back, equal angle naman siya. So, walang problema. Either LD or SD. Okay? Then, kung meron kang, let's say, gusset plate between angle. So, let's say, kung may 4mm ka na gusset plate, or let's say 6mm. So, pwede mong lagyan, okay? Pero simpleng truss lang ito. So, okay. So, diretso weld lang tayo, back to back. So, zero lang yan. Okay, lalagay ko. Click assign. Click yes. So, makikita mo siya. So, dito, nagkaroon ng extension name na LD, means leg, long, double angle. Okay? Then yung double angle, yung larger leg, yung naka back to back. Okay, so shift X ko lang para mawala yung yung property. So ayan, ito na yung structure natin, pero reviewin natin ano. So ito that na color, ito okay, yung web okay lang yan, pero yung ilalim niya dot naka 180 degree siya. Okay, so mag beta angle tayo dito ng 180. Click okay. Then select bottom chord, click assign. Yes. So ito na lang yung reviewin natin yung part na yun, para hindi ganun mahirap. Okay, so yun. Okay na itong, okay, okay to. Then yun, okay din yung top chord. Okay na yan. Then, i-run analysis ulit natin. Analyze, run analysis. Click save. Okay, so tingnan natin kung mayroong failed na beam. Select specifications, failed beams. So, wala nang failed na beam. So, punta tayo sa post-processing. Click okay. Then, beam. Then, unity check. Click natin to. Maximum is 4.462. Yan. So, pwede na siguro yan. Pero, kung gusto mo pang bawasan yung truss design, so, pwede naman. Okay. Nasa decision mo yan. Then, okay, pasado na lahat. Check natin yung, ano, yung deflection. Okay, so, report. Okay, report. Results, then load cases. Yung ito lang kunin natin. Apply, click OK. Maximum vertical displacement niya is 0.3 mm lang. So, napakaliit niyan. So, ayan. So, okay na yan. Okay, serviceability check-wise, okay na yan. Ayan. So, ayan. So, ito yung design ng truss natin. So, ito, mga naka-double angle ito. I mean, ito, yung top chord and bottom chord, tsaka yung king post, then yung lahat ng web, naka single angle lang. 50 by 50 mm by
Okay. So, na-cover na natin yung power lens design. Then, na-cover din natin yung tapos na rin tayo sa roof truss design. So, mag-conclude po yung design na tayo sa susunod na video. Okay. Thank you.